Magandang araw, mga ka-health. Welcome back sa Healthy Pinoy. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang mahalagang paksa na baka hindi mo pa alam, ang gallbladder stones. Alam mo ba na ang gallbladder stones ay maaaring hindi agad namamalayan? Kaya't ngayon, ibabahagi namin sa inyo ang anim na palatandaan na baka may gallbladder stones. Huwag palampasin ang number 4 dahil siguradong magugulat ka. Huwag kalimutang i-like ang video na ito kung sa tingin mo ay makakatulong sa iyo. I-share ito sa mga kaibigan mong kailangan din ng impormasyon at mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang health tips at updates. Tara na, simulan na natin at alamin ang mga palatandaan ito na baka nagkukumpirma na mayroong kang gallbladder stones. Ready ka na? Let's dive in! Ang gallbladder stones o gallstones ay nagkakaroon kapag may mga pagbabago sa kemikal na balanse ng bile, ang likido na ginawa ng atay para makatulong sa pagtunaw ng taba. Narito ang ilang mga pangunahing sanhi at risk factors na maaaring magdulot ng gallstones. Cholesterol gallstones. Ang pinakakaraniwang uri ng gallstones na nagkakaroon kapag may mga sobrang cholesterol sa bile na hindi natutunaw ng gallbladder. Pigment gallstones. Nagkakaroon kapag may sobra o abnormal na bilirubin, isang substance na nagmumula sa breakdown ng red blood cells sa bile. Kapag ang bile ay masyadong mataba o hindi maayos sa paggalaw sa gallbladder, nagiging sanhi ito ng pagbuo ng mga stones. Ang mga kababaihan, lalo ng mga buntis o gumagamit ng hormone replacement therapy, ay mas mataas ang risk ng gallstones dahil sa pagbabago sa hormone levels na maaaring makaapekto sa bile composition. Ang panganib ng pagkakaroon ng gallstones ay tumataas habang tumatanda. Kung may mga membro ng pamilya na may gallstones, mas mataas ang posibilidad na magkaroon ka rin nito. Ang mga taong may labis na timbang o sobrang timbang ay mas mataas na panganib na magkaroon ng gallstones dahil sa mataas na cholesterol at iba pang metabolic changes. Ang mabilis na pagbawas ng timbang, halimbawa sa pamamagitan ng fad diets o mga surgical weight loss procedures, ay maaaring magdulot ng gallstones dahil sa mas mabilis na paglabas ng cholesterol mula sa atay. Ang mga taong may diabetes ay mas mataas ang panganib na magkaroon ng gallstones dahil sa kanilang metabolic profile. Mga kondisyon tulad ng cirrhosis ng atay, biliary tract infections at iba pang liver diseases ay maaaring magdulot ng gallstones. Ang kakulangan sa pisikal na aktibidad ay maaari ring magdulot ng mga pagbabago sa bile flow at composition. Kung nararanasan mo ang sintomas ng gallstones, mahalaga na kumonsulta sa isang doktor para sa wastong pagsusuri at paggamot. Narito ang anim na palatandaan na maaaring mayroong kang gallstones. Una, matinding sakit sa tiyan. Ang sakit na ito ay karaniwang nasa kanang itaas ng bahagi ng tiyan at maaaring lumabas bigla, madalas pagkatapos kumain ng matataba o oily na pagkain. Ang sakit ay maaaring tumagal ng ilang oras o ilang araw. Pagduduwal at pagsusuka. Madalas na pagduduwal o pagsusuka, kahit walang dahilan, ay maaaring senyales ng gallstones, lalo na kapag sinamahan ng matinding sakit sa tiyan. Pangatlo, pagkakaroon ng lagnat. Ang gallstone ay maaaring magdulot ng impeksyon sa gallbladder na nagre-resulta sa pagtaas ng temperatura ng katawan o lagnat. Pang-apat, pagkakaroon ng paninilaw na balat at mata o jaundice. Ang pagbara ng bile duct ng gallstones ay maaring magdulot ng pagtaas ng bilirubin sa dugo na nagiging sanhi ng paninilaw ng balat at mata. Madalas na pagbuon ng gas at bloating. Ang gallstones ay maaring magdulot ng bloating at labis na gas sa tiyan na nagre-resulta sa discomfort at paminsan-minsan na pagduduwal. Pang-anim, dark yellow o brown na ihi. Ang pagkakaroon ng dark yellow o brown na ihi ay maaring indikasyon na mataas ang bilirubin sa dugo na maaring magdulot ng gallstone na nagbabara sa bile ducts. Kung nararanasan mo ang alinman sa mga sintomas na ito, mahalagang kumonsulta sa isang doktor para sa tamang pagsusuri at paggamot. Ayan mga ka-health, natapos na natin ang pagtalakay sa anim na palatandaan na baka may gallbladder stone ka. Sana'y nakatulong ang video na ito upang malaman mo kung kailan mo nang kumonsulta sa doktor.
Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang mga health tips at information. I-click ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng ating videos. Maraming salamat sa panonood. Kita-kit sa susunod na video. Ingat kayo at maglaan ng oras para sa inyong kalusugan.